magagaw ko lang tayo. So, hello, hello mga me. Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom. A day in our life again tayo mga me. So, ito, kaganapan ito kahapon dahil hindi pumasok sa school si kuya. At wala talaga silang pasok kahapon. Kaya dito lang kami sa loob ng aming room dahil din mainit sa labas. Tamang nood-nood lang dito yung mga kids. In, sobrang init talaga sa labas. Kaya, for the tambay sa loob ng room while watching sa isa sa mga pinapanood din ni Ate Polly. Ito pang higher age na. Hindi pang sa age niya dapat. Yung isa naman ay nanonood din habang dumidede. Actually, silang dalawa yung dumidede. Kaya ako lang sila dito sa kwarto, maglilikot, maglalaro. Kaya nakikita niyo si baby, kami ba mga me, ay marunong na talaga siyang makipag-asaran sa kanyang mga siblings. At ito ay kinabukasan na... Good morning, people! Early morning ako! Si Ate Polly ay nagubad-ubad na agad o... Early people, good morning. Baby, baby, baby. Ate, Polly. Mama. Mama, ayaw mo pala nabit kami. Baby, mama. Ayan. Mag-break kayo siya. Baby, baby, baby. Ayan si Ate Polly. So dito ay nagsasain na ako para mamaya ay makakain na si Kuya pagkadating niya. So ngayon pala ay maaga din ang uwi nila. Dito na kami nagtatambay pag tanghali sa aming kusina sala. Kusina sala na talaga. Kusina sala naman to talaga lagay sa aming bahay na to. Kasi ito. Ayan. Once na matapos yung bahay namin, eh, ganyan yung labas niya. Parang hall pang buuan na andyan yung kusina, sala. Parang ganyan. Yun yung maliit na sala sa akin. Nagpapainit ako ng tubig para pampaligo ng dalawang bata. And then, saka na ako magluluto ng ulam after silang bihisan. So, nakita niyo yung kalat dito. Oh. Ayan, halo-halo na dito sa mesa ng gawa ni Ate Polly. Oh. Mga chocolates niya pinagkukuha niya sa loob ng fridge. Ayan, nilagay dyan. Lahat ng nilagay niya dyan. Gawa niya yan. Ayan. Aming hugasin. Yung mga limonsito na nilagay ko sa fridge ay andito. Oh, kinuha niya, nilagay niya doon sa oven. Buti na lang hindi yun nakasaksak. Pero kahapon, baka alam nyo ba, nakasaksak pala talaga yung aming ano, oven na yun. So, binuksan niya. Syempre, umiinit yun. Sabi ni kuya, mama, sabi niya, binuksan yung ano. Saka tinignan ko parang mainit. Bukas na talaga, naka-on talaga. Siguro gawa yun in the day nung ano, nung nag-iinit, init pa siya ng pagkain namin. Yung ulam ni kuya, iyon. Hindi niya nakuha yung saksakan. Kaya delikado talaga mga pag ganyan. Mga anak mo, ganyang toddler na sobrang likot. Mga kagayas kay Ate Polly na grabe talaga yan. As in! Lahat ng pwedeng ikalat na maaabot niya, ikakalat niya talaga yan. Grabe. Kaya minsan talagang, alam niyo yun, napapalo ko na talaga yan sa sobrang, alas naghahalo-halo na kasi yung pagod mo at saka yung inis mo pag
ganyan, grabe, kakalagay mo lang, ayan na naman. Yung mga, ano doon, mga tray sa loob ng kwarto, itutumba niya yan lahat, Diyos ko. Totoo yan. Itutumba niya yan lahat kasi yun doon nakalagay yung mga, ano, mga wipes nila, mga diaper. Ayay, itutumba niya. Grabe. Sino ba naman ang hindi iinit, hide na rin yan pag ganyan. Anyways, kinuha ko yung ano, yung parcel ko. Mamaya ako nabubuksan ito kasi unahin ko muna paliguan ang mga bata. So, dito na ako magpapaligo sa CR sa kanila. Minsan nagpapaligo ako ng mga bata doon sa labas pag nagpapaakyat ako ng tubig. So, wait lang mga mi. Tapos ko no, paliguan yung dalawa guys. Ayan na, nilagay ko na dito sa crib si po, si Blaze Blaze. Si Ate Polly, oh. Tayo kaya anak, tayo, tayo. Plan ko muna ng gata si Ate Polly. Kasi siya ay nanghihingi talaga yan ng gatas. Mamaya na si Blaze. One didi na. Ayan. Gutom na rin siguro, timplahan ko. Pero paubos ko sa kanya, meron kasing tira sa kanya. Paubos ko na lang muna yun bago siya timplahan. Kasi masasayang. So, hindi ko lang makalimutan. Naubos na yung ano yan ni Ate Polly. Dahon na malunggay, nanilaga. Water na, ano tawag yun? Sa water, na dahon na malunggay. Kuha ko mamaya. Wala na kasi dyan. Oh, hindi na siya nag, ano, nagdalbos. Hindi na siya nag, ano, ng dahon. Kaya hindi na ako nakakuha. Then, sa kabilang tinanim namin na bago. Hindi ako kumukuha. So, pinakita ko sa inyo. So, ito na ang garis na Ate Polly. May kuunti pa naman yun doon. Kay Blaze na lang yun. Si Blaze, inuunti-unti ko na din na timplahan siya ng dahon ng malunggay. Hindi naman siguro masama, no? Kasi, ano naman yun? Herbal, ano herbal? O, gulay naman yun. Pero hindi ko siya araw-araw pinapainom para hindi mabigla yung kanyang chan. So, this is for Ate Polly. Ayan. Wait lang, kita ni Mama. Oh. Okay, what to say? Thank you. Okay. So, next naman, ay magluluto na ako. Nang prito ko lang 'to. May marinated na chicken ako. Yan, siguro prito ko lang talaga. May ano naman kami breading pa naman dito. Tsaka may ano, ayan. Yan, prito muna. Prepare ko muna mga may. Ayan. Bala ko pa naman kanina nalutuan na lang ng corned beef ko na sana si ano, sa Ate Polly. So, naprito na lang ako ng ano, eto, marinated na to eh. Ano lang ako, kakain ba naman siguro siya neto? Ilang piraso hanggang, si kuya kasi malakas kumain niya ng ulam. Hindi pwedeng wala kaming ulam, ayan. Or, ayan, okay na siguro yan. Yan, tago na natin to. Babad ko lang to siya dito. Tsaka mekos-mekos. Hindi pa naman gutom si kuya siguro. Ano siya sa kwarto eh. Kakadating lang niya galing school. Maaga siya. Nag-uwi ngayon dahil nga doon sa yun pala mga Mia, may ichichika ako sa inyo. So kahapon, wala silang pasok kahapon. Hindi ako nakapag-vlog kahapon, ngayon na lang. So kahapon noong Martes. Martes ba? Maaga din silang umuwi noon, nagulat nga ako dahil nag-chat yung isang kumari ko na classmate niya yung anak niya. So, ayun. May insidente palang naganap doon sa school nila. Ayun nga ay
ano yun, lagay ko sa membrete. Higher grade siguro, second year, oh, third year high school, mga ganyan. Hindi ko sure, basta doon din sa school nila. Ayun. Yung elementary tsaka high school kasi, sa unahan lang yung high school, pero isang anuhan lang sila. Compound ba tawag doon, parang ganun. So, ayun nga. At may event sila na nagpa-practice sila para doon sa events ng school. At mayroon hanggang ganun na nga, may nangyayaring ano, incidenteng barilan. As in barilan. Barilan. Hindi na barilan. May binaril. Mga bata, ito ay uso-uso talaga yung mga, alam nyo, mga prat-prat na yan or ganggang na yan sa mga bata. So, 17 pa lang yung binaril eh. Ay 19 pala at 16 yung bumaril. So, nakakapagtaka nun ay bakit nakapasok yung baril na ginamit na pang ano sa binaril. Ayun. Although may ano naman sana doon sa high school, may guard naman sila doon. Bakit nakapasok at sa bag daw galing. So, ayun. Siyempre, nakaka ano, nakatakot, di ba? Andun yung mga bata. At saka pag, alam mo yung sumpak na tawag, pag baril nun ay nag-spread pala yung ano niyan, mga bala. So, ayun. Sa kabilang, nang nangyayari yun ay sa kabilang row na room na nila kuya. So, ito yung room nila kuya, row ng room nila, sa kasunod na row, doon nangyari. So, buti nga lang daw ay nakapasok na yung mga bata. Kasi nga, napapractice din sila dun sa field. At buti ay nakapasok na yung mga bata sa room, saka nangyari yun. So, thank God talaga at wala din mga bata, safe sila. So, ayun mga mi, nakatakot talaga pag ganyan mga bata, no, na umiiyak na yung aking ano. So, mamaya na tayo magintuan ulit, putulin ko muna to. Mami ah, kalat ng mes talaga, yan o, yung ulam ng mga bata, yung fried chicken na, ayan na, ayan, so, patinanggal yung ano dito. Kain na, akyat na anak. Akyat na. Up na. Oh, kinuha mo na naman yan. Lotion. Up na. Nag-lotion ka, Gon? Already lotion na. Nalina, up na. Okay. Up na. Si Polly mahilig talaga mag-ubad-ubad tong babaeng to. Akala niya lalaki. Yan, nailig. Up na. Careful. Okay. Hold tight. Wash your hands, Anette. Wait lang, ha? Wash your hands muna. So, that's it for today, mga me. Thank you for watching. God bless.